Next topic natin, cash flow diagram. Bago tayo mag-compute sa compounding, tuturo ko muna kung ano ang cash flow diagram. Ano? Okay? Kung sa subject natin na theory of structure sa saka string of materials, di ba, mayroon tayong shear and moment diagram. Makikita nyo dito yung sa pag-compute ng reaction kasi, di ba, meron tayong upward forces, downward forces, di ba? Yung mga upward forces positive, di ba? Downward forces negative. Kagaya rin sa kwan natin sa NNECL, meron din tayong tinatawag na cash flow diagram. So, ano ba ang cash flow diagram? So, this is the difference between total cash receipts or inflows. Ito yung mga cash ano, na pumapasok sa atin. Halimbawa, umutang tayo. Yung inutang natin, yung inflow ang tawag doon. Ano po. Basta pumasok sa'yo na pera. Kung ikaw naman yung nagpa-utang, nag-disburse, ang tinatawag doon ay outflow. Ano? Outflow naman. Basta yung pera na lumabas sa'yo, nag-invest ka, nagpa-utang ka. Ano ba yan? Bigay ka ng pera sa isang company, outflow ang tawag doon. Over given period of time, ano, depende yun sa usapan mo, nyo, ano, sa pinautangan mo. 1 year, 2 years, 3 years, ganun. So, makita nyo dito sa drawing natin, ano. Okay, positive cash flow are represented by upward pointing, ano, pointing arrows. Of course, pag pumasok sa yung pera, positive ang impact noon, di ba? Marami kang pera, natagdagan yung pera mo. Pero pag negative, lumabas sa'yo yung pera, nagpa-utang ka, nabawasan yung pera mo, ano yung reaction mo? Negative, di ba? Utang ako, negative yun, no? Lumabas yung pera ko, ano? Horizontal time scale. Makita niyo dito sa, ano, sa drawing, meron tayong horizontal line. So, this is the horizontal time scale, di ba? Imagine mo yung X and Y diagram natin. So, dun sa gitna, sa midpoint, that is zero, ano? So, lahat ng arrow pataas, that is positive. Pababa dun sa zero is negative, di ba? Then, the cash flow diagram is dependent on the point of view, ano, dun sa lender, saka borrower, dun sa umutang, saka nagpapautang. Yun nga, halimbawa, nagpautang ako. Ako ang nagpautang, 8,000 dito sa drawing natin. Nagpautang ako. Lumabas sa akin yung pera, ibig, oh, lumabas yung pera, so pointing downward yung arrow. After 4 years, siningil ko siya. Mahirap siyang singilin. Ano? Siningil ko siya ng 11,713. Ibig sabihin, pumasok na sa akin yung pera. Ibig sabihin, yun nga, makita nyo dito, yung arrow niya ay pataas. Okay? The use of cash flow diagrams or table is strongly recommended for situations in which the analyst needs to clarify or visualize what is involved when flows of money occur at various times. Ano? Importante ito. Pag nakita nyo, pag nag-solve na tayo, importante talaga yung cash flow diagram. Hindi mo masosolve yung isang problem kung hindi ka marunong mag-drawing ng cash flow diagram. Lalo na dun sa mga complicated. Dun sa mga uneven payment, ganun. Okay, ito na. Ano ko na kanina na i-explain ko na kung ano yung parts ng isang cash flow diagram. Ano naman yung pagdodrawing, ano? So, horizontal line is a time scale with progression of time moving from left to right. So, pag nagdrawing tayo from left to right, from year zero. Yun, year zero, ibig sabihin now. May mga terms kasi sa problem na now, today, ago. Ibig sabihin year zero yun, ano? So, the period, year, month, quarterly labels are applied to intervals of time rather than points on the time scale. So, makita nyo dito, 1, 2, 3, 4, no? Yun yung time nyo. So, yun. The arrow signify cash flows. Nga, yung sinasabi ko kanina, pag pumasok yung pera, positive. Pag lumabas yung pera, negative pa ba, no? Okay, depende yun sa borrower, no? O sa point of view ng borrower kaya lender or investor, ano. Okay, malapit na. So, ito na. Yung formula natin na compound interest. So, F, the future
Word is equal to P multiplied by 1 plus I raised to N. Yung N, ito na yung number of compounding period. Ano? Parang sa algebra, yung interest ng interest ay mag-i-interest. Compounding period ang tawag doon ng compounding, di ba? Hindi ka gaya sa simple interest na yung 200 pesos, 200 pesos lang kahit ilang buwan yan, wala nang ano interest yung 200. Dito sa compound, yung 200, mag-i-interest pa yan monthly o kaya yearly. Halimbawa yung 200, 10%. 200 after 10 years, ay 1 year, interest ng 20. So, 220. Yung 220, after 1 year ulit, mag-i-interest ulit yung 20%, ano, 10%. Compounding. I-explain ko na lang ito pag nag-solve tayo. No? So, lahat, ano, so, the future sum of money. So, okay? Equivalent work or worth of one or more cash flows at a reference point in time called the future. Okay? Principal amount, borrowed. Yung P naman, it is the principal amount, yung starting money, no? Kaya in starting money or capital, ano, invested. Okay, ito naman yung ay naman yung effective interest rate per interest period. So as we go on, i-explain ko to kung paano. Limbawa, yung I mo ay quarterly, monthly interest rate mo ay quarterly, monthly, semi-monthly, ganun, day, mayroon bang daily? Ang daily, ano, okay? So, ito naman yung tinatawag nilang factor notation. Makita nyo sa mga books, no? So, F, given yung P, given P, quantity of finding F over P, I, N. So, given lahat yan, okay? This is the, this also, ito naman yung interest factor na tinatawag. Pag yung I saka N, sinubstitute mo, what is the, ano ni siya, ano yung equivalent nun, interest factor tawag doon. Ano. Nagkita mo to sa mga libro, lalo na sa mga last, mga pages niya, appendices niya, nandun yung mga interest factor. Given yung I, given yung N, pag given din yung compounding period niya. Andun yun. Ready-made na siya. Substitute mo lang. Meron na akong na-meet na ganyang mga problema. Yung interest factor niya. Okay? Ito naman, finding P and given F. Ano lang? I-reshuffle mo lang yung kwan, yung formula. Or i-evaluate mo ulit. Ito yung makukuha mo. Ano yan? Yan. No? So, F, P, F, 1, divided by 1 plus I raised to N. Or ito, F 1 plus I raised to N. I raised to negative N. Ano? Negative. Tapos mo lang siya. Okay? Ito na. Sinasabi ko kanina, ano? The effect of compounding interest for 1,000. Alin, pag-sample ko lang 1,000. At 10% compounded each period. Sabihin mo ng yearly, ano? So, 1 year, at the beginning, umiram ka ng 1,000. After 1 year, halimbawa, 1 year, nag-interest siya ng 100. Ano? Now, so ang babayaran mo after 1 year ay 1,100. Okay. Tapos, hindi ka nagbayad. Second year na, halimbawa, January na, January 2. Eh, January 1 yung, ano mo, yung deadline mo. January 2 na, hindi ka nagbayad. So, yun yung beginning mo na naman, January 2, 2021. Yung 100 mo at the end of January, at the end of December 31, ito na yung interest mo, no? Yung 100, nag-interest pa ng 10%, ano yung 10% ng 100? 10 pesos, so 110 na yung interest mo. So, kung babayaran mo ng December 2021, ito na. Diba? Now, hindi ka na naman nakabayad. January 2022 na. O yan, oh. Ito na yung starting na capital na utang mo. Mag-i-interest na naman siya ng December 2022. Yan, oh. 110. Ang 10% ng 110 is 11. So, 110 plus 11, 121. So, ito na yung babayaran mo after 3 years. Ano? 1,000
331 ba? Yung interest ng interest ay mag-i-interest din. Hindi ka kaya sa simple interest na yung 100, yung kung sinabi nilang 100 yearly, o di 100 lang, 100, 100, 100, 100, 1, 3 lang, no? 100 ng year 1, 100 ang interest ng year 2, 100 ang interest ng year 3, simple interest yun, no? 1, 3 lang babayaran mo. Pero dito, yung 300 nag-interest ng 31 pesos. Yan. Okay? Yan. Magsosolve na tayo o i-plug in ko na lang yung video lecture ko doon sa Blackboard. No? Sa Blackboard ako mag co-compute. Ano? Okay. Bye-bye. Number 1. Okay, gagamitin na natin siya ng cash flow. Number 1. How many years will be required for an investment of 3,000 to increase to 4,081.47 at an interest rate of 8% per year compounded annually, you know? Okay? So, given. Huwag natin drawing a solution. Draw lang natin. Example, nag-invest ka ng 3,000. Yung investment na yun, lumabas yung pera. So, yun, lumabas. Investment na yun. So, ibig sabihin, pababa. At year, zero at the beginning. Now, okay. After ilang years kaya siya, ano? Okay. Ilipsan mo natin. 1 year, 2 years, 3 years, and at the end of 10 years, N years, yung pera mo naging 4,081.47 pesos at an interest rate of 8%. O, ganito guys yung right process step kung paano drawing yung cash flow diagram para malinis ano. Ganito ko yung gusto makita. Nasa loob ba yung year, yung interest rate nasa taas, tapos makikita mo yung mga ano. Okay? So, solution. So, F is equal to P 1 plus I raised to N. Substituting all the given. Kasi given na lang nalang. So, this is your P pala. Sorry. Pwede din mo na ilagay yung ganito. Ano? Pwede din. Yung F mo na ilagay. Automatic na yun. 4,081.47 is equal to 3,000. 1 plus 0.08 raised to N. O, paano natin makalabas yung N doon? Paano natin pababain? Using load, no? So, ito. So, 1.08 raised to N is equal to 4,081.47 divided by 3,000 pesos. So, anong gawin natin? Loan. So, application of logarithmic and loan. No, loan lang. So, N is equal to yan. 4,081.47 divided by 3,000. So, 1.360.49 divided by loan of 1.08. Okay? So, N, pag ang mga kumunti is 4 years. So, yung sagot dun sa choices, sa problem natin is 4 years, letter B. Ano? Okay? So, number 2. Huwag na kayo mamakyan kasi may video naman. I-replay ko na lang doon sa YouTube channel ko, sa Facebook. Okay, the amount of 50,000 was deposited. Yun sa term na mismo. Is deposited in the bank earning an interest of 7.5% per annum. Si annum,
it's annual, no? So given that, mas makakatulong kasi yung asset mo diagram ng tinawin mo. So 50,000 deposited. At yield zero, no? In the bank, earning an interest of 7.5% per annum. So, I is 7.5%. Determine the total amount at the end of 5 years. So, 5 years daw yung time. So, 1, 2, 3, 4, 5. If the principal interest were not drawn during that period, so hindi daw na ano, hindi na hindi withdraw, no? Hindi withdraw. Magkano ba yan? F is equal to, no, so this is your P. Oh, very easy, yan. 1 plus I is to M. Oh, hindi na siya kailang i-elaborate ko masyado. Okay, so 50,000, 1 plus 0.075 raised to 5. So, ano yung future worth? Okay, 1.075 multiplied by 50,000. Okay? Naging 71,751.466. So, meron siya interest amount na 21,000 after 5 years. Laki na. Laki na ang interest niya. Okay, yung number 3. Medyo madali na lang. Okay, yung number 5, medyo tricky siya. No? Yung number 4, madali na lang. If you invest 35,000 now in a farm business venture that promises to return 39,000 every 38, how soon must you receive? Di ba? Simple lang siya. Yung number 5, medyo tricky siya. It's a combination of simple interest and compound. Ano? Interest. So, the drawing natin. Yun ang important yung drawing. Number 5. A lender lends 10,000 for 4 years at 12% simple interest. Malender daw may nagpautang. At the end of the 4 years, invest the entire amount which he then has for 10 years at 8% per year compounded annually. How much money will he have at the end of 14-year period? Okay. Meron ba tao na nag-invest na ng 10,000 for year 0, for years 1, 2, 3, 4 at an interest of 12%. So this is simple interest and simple interest. Okay? So, magkano kaya ito? F. F4. Bili mo ng F4. Now, hindi niya mini-draw. Hindi niya mini-draw. Pero, in-invest niya ulit. In-invest niya ulit up ng 10 years. More 10 years. Sabi mo ng 10 years. 1, 2, 3, 4, 5. After 10 years, so 14 years yun ano, N. F, 14 is unknown. F is unknown. So this is, ito naman yung isa, 8%. Ano? I, 8%. Pero dito, within 4 years, simple interest yan ito. So, simple interest, ano, ang ginamit.
Kung ano lang yung tax ng 4 years, yun lang. Hindi na naging interest yung... So, this is... So, from here naman, from this period, tapos to all, so this is compound. Interest. Okay? So, well, F4 muna. F4 is P multiplied by NI, diba? P plus I. Okay? So, ano yung interest nito? Ang short natin na natin, ano? F4 is equal to P 1 plus NI. No? Diba? So, this is P and I. So, F4 is equal to P 10,000 1 plus interest 4 years. Ang interest mo ay 4.12. So, F4 is equal to 4 multiplied by 4.12 multiplied by a plus 1 multiplied by 10,000. Okay? 14,800. So, this is 14,800, ano? Pero hindi niya minidraw. Ang ginawa niya, minidvest niya ulit. Pero compounded niya siya. Siguro, ano na, okay? Time deposit na. Okay? Magkano kaya ang amount after 14, 10 years ulit? So, 10 years at the end of 14. Sabi na, at the end of 14 years. Now, ang gagamitin natin dito ang principal amount is yun na. No? Kasi nag-umpisa lang ulit siya. No? 14,800 1 plus 0.08 over. Ano na gagamitin natin n? 14 years or 10 years? Okay? So, ang gagamitin natin is 10 years. Ano? 10 years. Why? Kasi nagdaan mo na yun. 4 years. So, F14 at the end of 14 years. Ano? So, 1.08 raised to 10 multiplied by 14,800. Okay, na-double siya, ano? 31,952.10. Okay. So, this is the amount of money. So, yan, nandun na. Letter A, you know, yung choices natin, no? 31,952 pesos. In the moment, and here we are dreaming in the open. Audio Jungle. Now look around, isn't this a new day? Make a move, Audio doing Jungle. Things a new way, a new way. 'Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me, doing it together. Can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time.
These are our plans.